Dumating na sa bansang shipment ng mga bagong riles para sa MRT3. May ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi, nandito na nga ngayon sa Harbor Center Port Terminal sa Maynila ang mga riles na gagamitin sa rehabilitasyon ng MRT3. Mas maaga sa inaasahan ang naging pagdating ng mga riles at walang naranasang aderya sa pagdaong. Nasa 4,053 na piraso ang laman ng barko. May habang 18 metro ang bawat isa. Papalitan ng mga ito ang 17 kilometrong riles ng MRT3. Dumaong kagabi dito sa Maynila ang MV Eastern Opal galing Japan, lulan ang mga riles. 24 oras ang operasyon ngayon para i-unload ang mga riles. Matapos dumaan sa proseso ng customs, dadalhin ang mga riles sa track laydown yard sa Paranaque para ihanda para sa assembly at installment. Sa Oktubre, inaasahan ang iba pang parte ng mga riles. Nobyembre naman, inaasahan ang pagsisimula ng aktwal na rail replacement. Ayon sa DOTR, hindi raw ito makakaapekto sa operasyon ng MRT3 dahil gagawin ang pagpapalit ng riles sa non-operating hours ng train system. Bukod sa kaligtasan, importante ang pagpapalit ng riles para mapabilis ang biyahe ng MRT3. Bahagi ang rail replacement ng 26 na buwan na rehabilitasyon ng MRT3. Rafi. Sam, dahil mas maagang dumating itong riles, mas maaga rin bang matatapos o makukumpleto yung rehabilitasyon? O ganun pa rin yung kanilang inaasahang schedule? Rafi, sa ngayon, nasa 26 months pa rin no, yung nakatakdang rehabilitation ng MRT3. Yan ay dahil kailangan pang dumating din ng iba pang parte ng mga riles. Sa ngayon na nakikita natin, ito yung mga mismong riles na ilalatag doon sa rail system natin. Pero meron pa rin yan ng mga ibang maliliit na bahagi na kailangan pang intayin na darating sa Oktubre. Kaya Nobyembre pa talaga inaasahan na magagawa yung aktual na rail replacement. Rafi. Okay, maraming salamat. Salima Refran.